Ang alamat ng pinya. May makinang rosa at pinang na nakatira sa liblib na lugar. Dahil mag-isang anak lang si pinang, lumaki siyang sunod ang layo sa ina. Ang katwiran ni Aling Rosa ay maliit pa naman si pinang at matututo rin ang kanyang anak na magawaing bahay kapag nagdalaga na. Subalit nagkamali siya. Hindi natuto ang kanyang anak, pagkos naging tamad ang dalagita. Ang alam gawin ni Pinang ay kumain, mamintana, maglaro, maligo at matulog. Lagi pang nangangatwiran na pagod sa paglalaro kapag inuutusan ng ina o kaya hindi mahanap ang dapat hanapin. Mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak kaya naman siya na lamang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya ang kanyang anak na ipagluto siya ng lugaw. Sumunod naman si Pinang, ngunit nakalimutan niyang may niluluto siya. Kaya naman, nasunog ang lugaw. Gayunpaman, inihain pa rin ito ni Pinang. Gusto mang magreklamo ni Aling Rosa ay hindi na niya ginawa dahil kahit paano pinagsisilbihan siya ng anak. Minsang nagluto si Pinang ay umira lang kanyang katamaran. Bawat bagay na hanapin ay tinatanong niya sa kanyang ina. Nanay, nasaan ang palayok? Nanay, nasaan ang kutsara? Nanay, nasaan ang sandok? Hanggang sa mainis si Aling Rosa at pasigaw niyang sinabi, Naway magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang mga inanap mo. Halos dinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw niya. Tumahimik si Pinang at padabog na bumaba ng bahay upang hanapin ang sandok. Lumipas ang mga oras hanggang sa nalipasan si Aling Rosa ng gutom. Nakatulugan niya na ang paghihintay. Nagising siya ng dapit hapon na. Malapit nang gumabi ngunit hindi na rin narinig ni Aling Rosa ang kaluskos sa kusina. Wala rin siyang narinig na bubulong-bulong o pagdadabog. Nabahala siya kaya kahit may sakit ay pinilit siyang tumayo upang hanapin ang anak. Ni isa man sa kapitbahay ay walang nakakita kay Pinang mula sa kaninang umaga. Hindi nawala ng pag-asa si Aling Rosa, marahil nandyan lang sa tabi-tabi ang kanyang anak. Naisip niyang marahil nagtatapo lamang si Pinang dahil sa huling sinabi niya. Nagpagaling siya at nagpalakas upang mahanap niyang anak ngunit naging bigo siya. Hindi na niya nakita si Pinang. Hindi kaya't lumayas na si Pinang dahil hindi na niya ito naasikaso? O kaya naman, nagsawa na ang kanyang dalagita sa pag-aaruga sa kanya. Ang mga katanungan ito ay nagsasalimbayan sa kanyang utak. Lumipas ang mga araw at lagi niyang hinihiling na sana ay bumalik na ang kanyang dalagita. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa ang tumubong halaman sa bakuran ng bahay. Dahil likas siyang maaruga, araw-araw ay dinidiligan niya ito hanggang sa namunga ang halaman. Laking gulat niya nang makita ang bunga, hugis ulo ng tao at maraming mga mata. Bigla siyang nalungkot nang maalala ang sinabi niya sa anak. Nagkatotoo nga bang sinabi niya? Tahimik na tumangis si Aling Rosa. Napansin ng mga kapitbahay ang espesyal na pag-aaruga ni Aling Rosa sa halaman. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng sagutan nila magina ng araw na nawala si Pinang ay madalas sabihin, Pinang niyang iyan. Bilang pag-alala sa anak, pinadami ni Aling Rosa ang tanim at pinamigay ang bawat isa. Bawat pinyang pinamimigay niya, ikinukwento niya kung paano siya nagkaroon ng kakaibang halamang tanim. Mula noon, tinawag na pinya ang halamang may bunga, nahugis ulo ng tao at maraming mata. Matutong sumunod sa mga utos ng mga magulang. Tamang disiplina ang kailangan upang lumaking masipag at marunong sa gawaing bahay ang mga anak.